Hi everyone, kumusta po kayo? I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan at lahat sana kayo ay may mapayapang buhay. Again, please don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa kayo subscriber ng aking channel at pakiclick na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Nagbigay ng opinion si Christopher Min sa kanyang programa tungkol sa issue na kinasasangkutan ni Mygz Molino pagkatapos pumanaw si Mahal. Nasabi nga niya na instead nasisihin si Mygz Molino ay mas mabuti daw na ipagdasal na lang si Mahal. At parang sinasabi rin ni Christopher Min na ang mas mahalaga ay naging masaya si Mahal noong nabubuhay pa siya habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ni Mygz at ng Molino family. Dako naman tayo, hindi ba pagka may namayapa tayong mahal sa buhay, hindi na natin dinudot-dot pa yung mga bagay-bagay nung siya'y nabubuhay pa. Maaaring napagkukwentunan, pero hindi natin kinu-question. Kasi ang tangi nating gustong gawin ay ang ipanalangin na lamang ang kaluluwa ng isang mahal sa buhay na nawala. Diba? Alam naman po natin ilang buwan na nakararaan namatay po sa COVID-19 ang munting komedyanang si Mahal. Okay. So namatay siya sa poder ni Mygz Molino. Diba? Sa Batangas. Inalagaan si Mahal doon ng pagkatagal-tagal na panahon ni Mygz. Nung nabubuhay pa po si Mahal, naririnig natin ang kanyang mamunting halakhak. Nakikita natin siyang masayang-masaya. Wala po tayong nakikitang anumang video o vlog na malungkot si Mahal. Ibig sabihin, nakita niya ang kanyang kaligayahan sa poder ni Mygz. Diba, na nag-alaga sa kanya, nagmahal sa kanya, pati ang pamilya. Heto po ngayon, pagkatapos ng ilang buwan, may isang kapatid po, si Mahal, na hindi naman po naghahabol sa pera, pero kinu-question niya kung saan napunta ang pera ng kanyang kapatid. Diba? Sa back-account daw, opo, yung back-account walis, wala daw laman. Said na said daw. Oo. Said na said. Ang ano ko naman dyan, ang point naman dyan na gusto ko namang anuhin, patay na yung tao, anuman ang nangyari sa kinita ni Mahal, parang huwag na, ipaubaya na natin, nasa langit na yung kapatid nila, di ba? Oo. Yung kaluluwa ng kapatid nila, yun na lang ang kanilang ipanalangin. At syempre, dahil nagku-question yung kapatid ni Mahal kung nasa inaipon niya, ang agad-agad maiisip ngayon ng mga meron, si Mygz. Oo. Diba? Si Mygz Molino. Pero nakita niyo naman po kung paano minahal ni Mygz Molino si Mahal. Oo. Inalagaan, nagbablog pa nga sila. Nagpunta pa sila ng pagkalayo-layo sa Albay kay Mura. Mm-hmm. Alam niyo po kung meron lang tangka itong si Mygz Molino na perahan si Mahal. Hindi po si Mahal ang kanyang kakarelasyonin o aalagaan. Hindi si Mahal. Alam naman din natin na si Mahal ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Alam mo ba si Mahal, pagka natatanggap niya yung kanyang talent fee sa pag-guest niya sa ABS-CBN, sumasama sa akin yan eh, tsaka si Mura. Agad-agad, ine-encash niya sa banko yung check para ipadala doon sa papa niya. Mahal na mahal niya ang papa niya at ang mga kapatid niya. Napakabait ni Mahal sa pamilya. Kung ano man po yung sinasabi niyong bank account na nasa IDNA, ipaubaya na po natin yan sa panahon. Pasalamat na lang tayo na sa mga huling sandali sa lupa ni Mahal ay nakita natin ang kaligayahan niya sa piling ni Mygz Molino. Oo. Diba? And I'm sure, nanay, kung nabubuhay si Mahal, ayaw niya ng mga ganitong usapan. Ayaw niya to. Na sana, hayaan niyo na kasi hinayaan niyo na nga nung nabubuhay si Mahal sa piling ni Mygz, di ba? Ngayon pa bang namatay na, nawala na, saka pa kayo magsasalamat. Dapat maging mabait na lang sana ang bawat isa saka, para maging maayos. At saka, si Mahal po, maraming kapritso. Sa liit po niya na yan, mahilig siya sa magandang damit, magandang sapatos, at kung ano-anong adorno sa buhok at sa katawan. Malay naman natin yung kinikita niya na yan. Ipinambili niya ng kanyang kapritso. Diba? Oo, wala pangangailangan. May pangangailangan din naman si Mahal. Yes, na may mga pangangailangan din siya. Malay naman po natin kung para rin sa kanya
ang kanyang mga binili. Huwag na po nating ibintang sa ibang tao. Tapos na po ang kwentong ito. Hindi na po makakapagpaliwanag pa si Mahal para ibigay sa kanila ang detalye kung saan napunta ang kanyang kinita sa ganito, ang magkano sa ganyan. Huwag na po, ipanalangin na lang po natin ang kaluluwa ni Mahal. Ayun. Para matahimik. Yun na lang po. Diba? Sumalangit na ang kaluluwa mo, Mahal. Yes, oo. Nakakaawa si Mygz eh. Mm-hmm. Karaniwang nangyayari ganito eh. Na tumulong ka na, nagmahal ka na, nagmalasakit ka na. Pagdating ng araw, baligtad ang kwento. Ikaw pa ang may ginawang hindi maganda sa taong pinagmalasakitan mo. Madalas mangyari yan. Diba? Sana lang maging maayos na rin. At si mga kapatid, sana maisip na rin nila na tama na, okay na. Yung pasis-pas. Sabi nga na matatanda, problema na dati pa, pinag-uusapan nyo ngayon, patay na. Baka mamaya, buhay biling baligtad ang kaluluwa ng tao dahil pinag-uusapan nyo pa. Di ba? Parang ganon. Nakuha ko naman yung punto ni Christopher Min. Ang sinasabi kasi niya ay sana patahimikin na yung kaluluwa ni Mahal. At huwag nang ungkatin o ibunton kanino man yung mga alegasyon ng mga ganap nung nabubuhay pa si Mahal. Medyo iba nga lang yata yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi niyang hindi naman naghahabol ng pera yung pamilya ni Mahal. Pero ang kinu-question daw nila ay kung saan napunta yung pera ni Mahal. Kung babalikan ko kasi yung pagla-live dati ni Jason Tesorero, oo, tama si Christopher Min na hindi nga sila naghahabol ng pera na sinasabing naiwan ni Mahal. Pero hindi rin nila kinu-question kung saan napunta yung pera. Kasi sabi nga ni Jason nakapag-usap na sila at ang manager ni Mahal na si Jethro. Wala naman yata actually problema sa pamilyang Tesorero yung tungkol sa sinasabing pera ni Mahal. The only reason kung bakit ikinwento ni Jason Tesorero yung tungkol sa pera ni Mahal ay dahil patuloy silang pinagbibintangan na mamukhang pera. Binabash din sila at sinasabi nga na pera yung kailangan nila kay Mahal. So yung pagsasalita ni Jason ay para patunayan lang na walang perang naiwan si Mahal. Kasi hindi naman pwede na sasabihin niya lang na walang perang naiwan si Mahal at yun lang yung sasabihin niya. Dahil alam naman natin, ang mga tao laging naghahanap ng mga butas. Kung kaya napilitan siya dahil kailangan talaga niyang isiwalat yung tungkol sa passbook ni Mahal, yung tungkol sa pagkakautang ni Jethro kay Mahal, at yung tungkol sa ATM na hindi nila hawak. Kailangan kasi niya talagang gawin yun para maipakita sa mga viewers na walang perang naiwan si Mahal na sinasabi nilang hinahabol nila kay Mahal. Ginawa ito ni Jason Tesorero para manahimik na yung mga bashers nila sa mga maling bintang laban sa kanila. Hindi sila nagkukwestiyon kung saan napunta ang pera o yung ipon ni Mahal kung meron man. Sabi nga ni Jason, meron silang mga maayos na kabuhayan at niminsan ay hindi nila pinakialaman ang pera ni Mahal. Yung mga fans o supporters na nambabash sa kanila ang dahilan talaga kung bakit nagsalita si Jason Tesorero. At para sa akin, ito lang din ang paraan para mapatunayan nila sa mga bashers nila na parang sinasabi nila na hello, anong pera ang naiwan ni Mahal when the truth is, walang pera at walang naipon si Mahal. Sa pananaw ko kasi, walang problema sa Tesorero family yung tungkol sa issue ng pera. Pwede siguro na sila mismo ay nagulat din sa nalaman nila na walang perang naiwan si Mahal. Pero wala silang intensyon na manumpat. Ang mga fans at mga supporters ni Mahal ang talagang nag-react nung nalaman nila yung tungkol sa pera ni Mahal. Kung kaya sila-sila na rin ang nag-aaway at sila-sila na rin yung nagkakagulo. Dahilan nito para magkaroon ng pro-Mygz at anti-Mygz. Nadamay na kasi yung pangalan ni Mygz. Kahit na ayon naman sa kwento ni Jason, ay si Jethro naman yung may hawak ng pera ni Mahal. Nadamay rin si Mygz sa tingin ko, dahil din dun sa kwento ni Jason, na sa mga huling sandali ni Mahal, ay humihingi siya ng gamot kay Jethro, dahil ubus na nga yung gamot niya. Sa pamilya Tesorero kasi, tanggap na din kasi nila ito. Kasi sabi nga ni Jason, kahit na manisip pa sila, hindi na may babalik yung buhay ni Mahal. Sabihin man natin na may nangyaring konting kapabayaan, pero hindi na siguro ito yung oras ng sisihan. Ganun yung pananaw ng Tesorero family. And again, kaya ito ikinuwento ni Jason, yung tungkol sa pangyayaring ito, ay para pasinungalingan na pabaya silang magkakapatid kay Mahal.
dahil merong mga bashers din na binabash sila dahil sa mga ganitong bintang. At kinukumpara sila kay Mygz. Kumbaga parang sinasabi na mas inalagaan pa si Mahal ng ibang tao kesa ng kanyang sariling pamilya. At dito sa kwentong ito ni Jason, hindi siya naninisi, sabi nga niya. Ang tingin ko naman doon, ikinwento niya yun para sabihin na may kapabayaan ding nangyari at hindi perpekto ang Molino family. Kumbaga gustuhin man nila na alagaan si Mahal at tumira sa kanila, wala rin silang magagawa kung ayaw ni Mahal. Wala rin silang magagawa kung mas masaya at mas pinili ni Mahal na makasama si Mygz Molino. Sabi nga ng mga kapatid ni Mahal, hindi nila hinahadlangan si Mahal sa anumang mga bagay na makapagpapaligaya sa kanya. So, ang mga ito ang naging intensyon ni Jason, kaya siya nagkwento at hindi para manira. Ayon nga mismo sa kanya, okay ang relasyon nila sa Molino family. Kumbaga, tanggap na nila na wala na si Mahal at wala nang puwang na magtanim pa sila ng sama ng loob at magsisihan. Kaya dun sa sinabi ni Christopher Min, hindi kinwestiyon ni Jason ang tungkol sa pera ni Mahal. Ang mga fans at mga supporters ni Mahal ang humusga dito. Parang sila na rin yung nagpalaki kasi ng issue. At sila na rin ang nagturuan kung sino ang may kasalanan, sino ang dapat sisihin, sino ang kinawawa, at kung sino ang nanggamit. Labas na ang pamilya Tesorero dito. Kasi kung talagang kinukwestiyon nila yung pera ni Mahal, ay dapat sana noon pa, nung buhay pa si Mahal. Sa ngayon kasi ang tingin ko, ang gusto lang ng pamilyang Tesorero ay linisin yung pangalan nila laban sa mga maling bintang sa kanila. Kasi hindi naman na sana sila magsasalita. Ang tamang term pala ay hindi nagsasalita kundi magpapaliwanag. Kung hindi sila pinagbibintangan ng mga masasakit na bintang, mas gusto na lang kasi nilang manahimik sana at magkaroon ng tahimik na buhay. Kasi tama nga naman sila kung makikigulo ba sila, may babalik ba ang buhay ni Mahal. Ang issue sa tingin ko ngayon ay between sa mga fans and supporters versus Jethro and Mygz Molino. At hindi between pamilya Tesorero versus Molino family. Mahirap na rin kasi magkaroon ito ng kasagutan dahil isinama na ni Mahal sa kanyang libing ang mga nalalaman niya tungkol dito. Hindi na rin siya makapagsasalita at hindi na rin niya maipagtatanggol ang sino man. Pero tama rin si Christopher Min na sana patahimikin na nga yung kaluluwa ni Mahal. Dahil kahit anong bangayan pa ang mangyayari, hindi na rin ito magkakaroon ng kasagutan dahil ang taong concerned ay namayapa na. So for me, it's better to leave it at that. I-cherish na lang natin yung mga masasayang alaala ni Mahal. Dahil siguro ayaw din ni Mahal na yung mga taong mahal niya ay pinag-aaway-aaway. Kung may nagkamali man o wala, wala rin sa atin ang mga kasagutan. Again, we just have to learn to accept it. Katulad ng pagtanggap ng pamilyang Tesorero. And that's all for now mga kaibigan. At sana nga magkaroon na ng eternal repose ang kaluluwa ni Mahal. Once again, maraming salamat sa panonood at sa inyong mga suporta. Have a blessed day ahead. Keep safe everyone. God bless and bye-bye!